Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin kung bakit umiingay sa tuwing lumiliko pakaliwa o pakanan ang iyong sasakyan. Yan ang topic natin ngayon. Kapag napansin mo mga kapiston ng iyong manubela, sa tuwing nililiko mo sa kaliwa o sa kanan, may naririnig kang maingay. Ito yung mga posibleng dahilan mga kapiston. Una, rack end. Kapag ang rack end mga kapiston ay may play na yan, dyan nagmumula ang ingay. Madalas yan mga kapiston, halos karamihan brand ng sasakyan, halos yan lagi ang madalas masira. Umiingay yan sa tuwing lumiliko ka kaliwa man o sa kanan. Yan yung una, rack end. Pangalawa, axle shaft o drive shaft. Kapag napansin mo mga kapiston na sobrang lakas ng ingay kapag lumiliko sa kanan o sa kaliwa, naririnig mo na malakas yung tunog, may posibilidad na axle shaft ang problema o drive shaft. Sira na ang CV joint kapag ganyan, malakas ang ingay. Sunod, yung tinatawag na shock mounting. Kapag sira na ang shock mounting mga kapiston, may maririnig kang ingay, pero hindi sobrang lakas na tulad ng axle shaft. Maririnig mo lang na medyo mahina siya, pero sa tuwing iniigot mo ng kaliwa at kanan, nararamdaman mo na tumutunog. May posibilidad na shock mounting ang problema. Kasi ang shock mounting mga kapiston, kapag iniikot mo kasi ang manubela, sumusunod din ang ikot na yon. So kapag sira na yung bearing nun, yung mga bulita sa loob nun, meron kasi yung mga maliliit na bulitas. Kapag yun ay sira na, nagkakaroon dun ng ingay. At mapapansin mo, medyo mabigat yung steering mo. Yung ikot ng steering mo, medyo mabigat. So yun, sign na yun na kailangan mo nang palitan ang shock mounting. Sunod, yung tinatawag na rack and pinion. Mga kapiston, kapag ang iyong sasakyan ay EPS o electronic power steering, ang maririnig mong ingay dyan ay yung grinding noise. Yung parang nag-grind ka ng metal. Parang ganun ang maririnig mong ingay kapag sira ang electronic power steering o yung rack and pinion na EPS type. Pero kung ang rack and pinion mo ay hydraulic o yung may fluid, nilalagyan ng steering fluid, may ingay din yon, pero hindi nagkakaroon ng grinding noise. Basta kapag iniikot mo, malakas din ang tunog niya. May ingay kapag iniikot mo ang manubela. So may posibilidad na rack and pinion ang problema. Sunod, steering pump. Ang steering pump mga kapiston, meron niyang bearing sa loob. Kapag sira na yung bearing na yon, doon nagsisimula ang ingay. Kapag inikot mo ang manubela, pakaliwa o pakanan, tapos maingay, may posibilidad na sira na yung bearing ng steering pump. Sunod, kapag naaksidente o nabangga ang iyong sasakyan at nawala sa alignment ang mga pangilalim o yung under chassis, ibig sabihin mga kapiston, may posibilidad na umingay ang steering mo. O kapag umiikot ang manubela pakaliwa o pakanan, may naririnig kang tunog. Kasi nga may nawalang alignment sa under chassis mo kasi malakas yung impact ng pagkabangga ng iyong sasakyan. Isa din yun sa dahilan mga kapiston. Medyo mahirap i-diagnose mga kapiston kapag ingay sa steering ang pinag-uusapan. Kasi maraming pwedeng panggalingan, hindi lang iisa. Kaya ang ginagawa ng mekaniko at technician, una, niro-road test muna natin yung sasakyan para matrace natin kung saan ba nanggagaling yung ingay. Pwedeng sa axle shaft, kanan o kaliwa, pwedeng sa rack end, kasi madalas sa rack end yan eh, sa kaliwa o sa kanan. Ngayon, pag na-trace ng technician na sa bandang kanan ang ingay, so mag-i-inspection muna siya dun sa kanan na yon. Kasi maaring dun ang gagaling yung o maaring andun yung problema. So yun lang mga kapiston, at sana may natutunan ka sa video na ito. At kung may natutunan ka mga kapiston,
please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.